makikisig. Malalaki ang muscle. Magaganda ang mukha. Tinitilian ng mga kababaihan. At higit sa lahat ng mga kabadingan. Iyan ang 26 na mga candidates ng Mr. International na ipresenta sa media sa Lancaster Hotel. Pagpapakilala pa lamang ay umaapaw na sa kagwapuhan at kamachuan ang nasabing mga candidates. Konnichiwa, Jeffrey Hamauchi, 22, Filipino Community of Japan. Please support, thank you. Good afternoon everyone, my name is Jamie Dorius Torjo, 20, from Quezon City. Good afternoon everybody, I'm Andy Villana, 3 years old, from Negros. Hey everyone, I'm Kim Legaspi, 22 years old, from Pila, Laguna. Suot ang hapit-napit na sando, bawat isa ay mababakat ang mga muscles sa katawan. Muscles na pinagtiyagaang hubugin ng mahabang panahon sa loob ng gym. Ayon sa organizer nito na si Carlo Morris Galang, gusto niyang baguhin ang masamang reputasyon ng mga male pageant sa Pilipinas. Yung advocacy ko kasi is to lift male pageant industry. Kasi parang, alam mo yun, para at least meron naman tayong male pageants na sa tingin natin na parang maganda yung reputation. Kasi when you say male pageant, minsan, especially when we come to our sponsors, minsan decline. So we want to change the game, the rule of the game. So we want para i-lift talaga yung male pageant industry sa Philippines, especially for Mr. International and Manhunt Philippines. Anya, ang lumang kalakaran sa mga male pageant na ang mga nananalo ay mga malalapit lamang sa mga organizer na bading at mga judge na bading ang gusto niyang baguhin. Mas pinag-isipan siya, mas kumbaga we have creative team na nabuo, na binuo namin just for this. So kumbaga ang magkakasama dito is more on professional people like from the advertising agencies, from like me, I'm a past representative before. So kumbaga kanya-kanyang ideas, sharing of ideas from production companies. So yun, expect siguro ng tao ngayon na mas bigger siya, mas pinaganda, tsaka mas papagandahin pa yearly. Lalo namang uminit ang function room ng Lancaster Hotel nang magbigay ng production number ang mga candidates sa pamamagitan ng pagsasayaw sa pinasikat na awitin ng Koreanong si Psy na Gentleman. Nakausap ko naman ang deputy resident manager ng nasabing hotel na si Aaron Lim. At ayon sa kanya, sinusuportahan nila ang mga pageant tulad ng Mr. Philippines International. One day, one of the contestants will be able to showcase the talent of the Filipinos, not just externally, but how they think and internally and how they are as a person. I want to be able to showcase the talents of the Filipinos. Anya, bagamat first time ng kanilang hotel na maging official residence ng mga candidates ng isang pageant, umaasa naman umano siya na marami pang mga susunod na pageant na magiging kapartner sila. Yes, we're very open. And as a Filipino, I want to be able to showcase and help them. Samantala, matapos ang production number ay isa-isa nang ginisa ng mga movie press ang mga candidates. Naging instant favorite ang pambato ng Bacolod na si Jeffrey Sanchez at ng Lapu-Lapu City na si Hil Wagas. Ngunit mas kinagiliwan ng mga press sa question and answer portion si Mr. Bacolod dahil sa pagiging witty nito sa mga katanungan ng press people.
Well, it's funny because I have the same name as Jeffrey from Japan, but we also have the same goals, which is, you know, I love kids too, man. I love kids, and I have four sisters, one brother, and, you know, Philippines is like the perfect place for charity events and charity works because of our third world status, so, you know, what better way to inspire little kids and be a role model for them in showbiz and give back. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon na ma-interview ng solo ang ilang candidates. Una kong kinausap ang pambato ng Filipino Community of Japan na si Jeffrey Hamanochi. At bagamat bulol pa sa pagsasalita ng Tagalog at English, ay halatang nag-enjoy naman ito. Jeffrey Hamanochi and Filipino Community of Japan, Chibaken. Do you understand Tagalog? Yeah, I understand, but more study for me. Because I'm staying there 1.5 years and actually, nahirapan po akong sumagot ng Tagalog and English, but I do my best po sa stage. Bakit nga ba siya sumali? Gusto ko po tulungan po yung yung bata dito sa Filipino. Kasi po, na-touch po ako kahit nahirapan sila, nakasmile pa din. Ayon pa kay Jeffrey, bagamat mas matatangkad ang mga kalaban niya, ngunit hindi umano siya magpapadihado sa mga ito. Gusto ko patunayan, ako yung pinaka performance, ako yung pinaka good looking, and ayoko matalo. Sunod kong nakausap ang pambato ng Laguna. Tinanong ko ito kung paano niya i-describe ang kanyang mga kababayan. Para po kasi sa akin, lumaki ako sa Laguna. Pero ang pagkakaalam ko sa mga nakakakilala sa aming mga Laguenyo, masisipag at maganda ang tingin sa amin pagdating namin sa Manila. Ano kaya ang lamang niya sa ibang candidates? Siguro para sa akin, parehas kami may positive. Pero faith in God sa akin eh. Faith in God. Kung may tiwala at saka marunong kang makipag-communication kay God, siguro may possibilities, malaki possibilities na manalo ka. At sa aming pagbabalik, ano ang nangyari sa isang candidate? Bakit siya umiiyak? Nagkaroon din ako ng chance ang makausap ang Mr. San Beda na si Troy Quizon. Masasabi ko, saludo rin ako sa kanya kasi may courage siya to say that. Because not every gay can say that, di ba? So, not every gay? Yeah. I mean, not every man or, yeah, of course, na gay siya, di ba? To admit it. Yeah, so I salute him. Ano naman kaya sa palagay niya ang kanyang lamang sa iba? Of course, I have God and I think my breathing, yeah. Because I'm from San Beda and I'm Mr. San Beda and it trained me a lot to be like this. Tinanong ko naman si Hill kung ano ang masabi niya at early favorite siya sa nasabing contest. Ewan ko rin po. First time ko lang rin po sumayo dito. At dahil parang bata na walang masabi, pinabati ko na lang siya. San Beda and Kainta Rizal, i-support niyo po ako as I represent my school and my Kainta Rizal to this pageant. Thank you. Naging madamdami naman ang pakikipagpanayam ko kay Mr. Negros na si Billy. Ito'y dahil hindi sinasadyang naitanong ko dito kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang pamilya. Gagawin kong lahat, mabuti lang ang buhay ng pamilya ko at ang sarili ko. Magiging masaya lamang umuno siya kung makikita niyang maginhawa na ang kanyang pamilya. Makita akong pamilya ko na maginhawa na, unahin ko naman sarili ko pa. Bakit nga ba siya nagpapakahirap para sa kanyang pamilya? Our house is been in loan and in the bank. So may utang kami. So kung hindi namin mababayaran, kukunin yung bahay na. Sorry. At nang batiin ni Billy ang kanyang pamilya sa Negros, ay ito na ang nangyari. I'm doing all of this because of you guys and please support me and I love you guys.